dito kami sa City Assessor Office at magbabayad ng tax. At dito daw sa lugar na ito, i-assess mo na kung magkano talaga. Tapos pipila, I think doon sa lugar na yon naman ang ano, pila at intayan kung pwede na magbayad. Ginago na daw, kaya ganito na ngayon. Hindi na kung paano dati, magbabayad na lang kagad. And haba ng pila, ayan, no? Tapos eh dito sa harap. Tapos pagka na nakakuha ng number dito, pupunta naman na doon sa upuan na yun doon bago pa magbayad. Okay. Ayun si nanay. Kanina 5:30 pa lang doon siya nandito. Tapos ang nakuha niya number, number 1. Kaya ngayon, ewan ko ano na ba ating oras? 8? At alas 8 na ngayon. So hindi ko alam kung anong number na kami. Ito nakuha namang number, mamaya tatawagan doon kami at pupunta kami doon sa may yun, yung may window na yun doon, tatawagin kami dahil ina-assess pa lang nila. Ngayon nga, kakuha pa lang namin ng number, hindi pa yun inumpisahang i-assess. So, pag na-assess nila, lilipat na kami, tawagin kami, tapos lilipat na kami dito. Yan, yan, sa mga silya na yan. Para naman pila yan sa pagbabayad. Okay? Yan, unang process ngayon. O yan, dito tayo, pagtapos dito, doon tayo lilipat. Oh, dito. Dito sa line nito. Yan, line na to, nandito sa labas. Yan. Okay, okay. Kaya nga eh. Oh, yun. Ilang percent daw tatataas tayo? 80%. Sobra naman. 80? 18. 80. 80. Sobra 80. Yun. Sobra naman yun. Paano magbabayad ang tao eh? Tapos ang bilhin, ang mamahal. So, andito pa kami sa harap ng assessor office at mga tao nga dito ay nagreklamo dahil ang sistema daw dito ay hindi maganda kasi marami nang pumila kahapon Monday. Sinabi lang nila na pwede na magbayad. I think last week pa lang yata na pwede na magbayad. Yeah, kasi marami nag-iintay, gusto na magbayad bago magtapos ang taon. Tapos ngayon pupuntahan ng mga tao dito, eh masyado namang mahaba ang pila. I think, ang sabi nila, walang sistema dahil isang lugar na manghihingi ng numero, tapos ang tagal pa, eh yung isang nakausap nga namin babae doon, alas 5:30 pa lang daw, andito na siya. So ngayon, mag 8 o'clock, nung pa lang siya nakakuha ng number, siya nga ang number 1, pero ang tagal niyang pumila. Kaya eto, dito na ngayon ang mga tao nagbabaya dito, yung mga nandun ay mga nakakuha na yata ng number, baka kahapon to. But meron ho silang nakakapila na doon, ano naman yung mga yun? Ay, yung po yung galing dito. Galing dito. Na-assess na po yung, na-assess na po yata dito yung pera. Aha. Uh-huh. Doon na po yata babayaran. Kaya, ganun lang. Hintay muna tayo, okay? Pasensya lang. Kita ba nawa? Teka. Obo, salamat. Salamat. Okay. Ako pala, maupo ka na doon ang pila. Maupo ka na doon. Eto, balik uli kami dito. Kumain na kami sa McDonald's. Jollibee. Kasi, pagkakuha ng number, number 18 yung nakuha namin, matagal pa, hindi pa nga tinatawag yung number 1. So, kumain muna kami. Tapos,
Pumila na ako dito sa upuan. Ayan ang mga upuan namin. Ayan mga upuan namin. Ito, ayan ang pipilahan namin. Tapos, sinabi ko doon sa sweetheart ko, mag-antay na lang doon. Kasi bibigay pa yung number namin doon sa dati namin. Kinuha ng doon sa pinto doon. Tapos, ay, lilipat na naman kami. Oh, sige. Naglilipat na kami na upuan dito. Naglilipat na kami na upuan kasi pa-advance ng pa-advance doon. Lahat ng upa natin. Yeah. Oo nga eh. So, ganito daw ang process. Yung number na binigay namin, yung doon, kumuha kami ng number kanina. Tapos, isa-isang tatawagin yun. Eh, wala pa yung number namin, di pa kami natatawag. So, meanwhile, ano si support na gaabang doon para kung tawagin yung number namin, eh, ando na siya. At siya na rin ang magre-receive nung reassessment doon. And then, after that, pupunta siya doon sa table na... Teka, tama ba yun? Yun ba yung reassessment doon sa table? RPT. Kung meron ka ng notice dito ka sa RPT. Oo. Kung tamatahal ka lang, may babayaran mo. Uh-oh. Dito ka na. Yeah. So, pupunta mo na doon sa isang table na RPT. Tapos, pagka alam na yung babayaran, dito na uli sa upuan na ito. Kaya, maraming mga upuan dito. Ito, example, last year. Tapos, ngayon. Ayun na. Ito yung ngayon. Ito ako, yung last year. Natali, tumaas ng, seven point something. 1,000. 7,480, something like that. Yung sample ng ipinakita namin sa inyo, yung sample ng taas na yung dati niya. 33,027. Yeah, dati 33,027.95. Ngayon ay 89. So ngayon yan na ang amount. So tumaas siya ng mahigit 7,000. Parang ganun. Okay. Yung amount na yon ay 20% discounted na. Eh, mas magtaas pala kung may penalty ka kung after wala namang penalty. After 2024 ka na magbayad, wala nang discount. Yeah, so kung sa ano, January ba? January 1st. Kung January 1st ka magbabayad, wala nang discount. Yung amount na pinakita namin ay may discount pa na 20%. Yeah. Ano, nabayad na ano na? Pupunta ka daw dito. Pupunta ka daw doon sa table. Doon o, sa repeat. So, na-compute na, na-reassess na doon sa table na yon. Doon sa table na yon. Ngayon, magbabayad na dito sa window na ito. Of course, mayroong increase. Pero pwede naman palang magbayad ng for 2 years. Kaya yung pina-assess ni CTA hanggang 2 years na. Naiintay na lang kami ngayon sa pagbabayad. Nandito na kami. Nandito na ako sa first chair. Kami na. Pangalawa na kami sa susunod na magbabayad.
tapos na kami sa pagbabayad ng tax. Malakad na lang kami.